Okay? Once again, good morning. Ako po si Jenny Basanes, one of the financial educator ng IMG Hong Kong. So, ayan, kumuha po tayo ng papel at ballpen. Please lang, be honest to yourself. If you really want to be successful financial educator, kailangan maging totoo po kayo. Okay? So, ayan. So, ang gagawin natin, next ng slide. Ano na siya? Wait lang. Ayan po. Yung next ng slide natin is eto siya. Ayan. Kita na po ba? Wait lang ha. Ayan siya. Nababasa niyo po? Or palakihan ko pa ng konti? Ayan. Okay na po ba? Thumbs up lang or paki-chat lang if nababasa? I think okay naman so far, right? Ayan. So ang gagawin natin sa papel na empty, ay susulat natin, syempre, anong ilalagay natin? Pangalan natin, syempre. Kasi ikaw yung financial check-up natin. Pero dito po sa ano natin, halimbawa natin, ang pangalan ng client natin ay si Inday Ko. Okay. So si Inday Ko, nagtrabaho siya, numbers of years ng works. Kung ilang taon na rin po kayong nag-work, ilagay nyo rin. Kagaya ni kay Inday Ko, 8 taon na siya na nag-work, nagtatrabaho, no? Kaya ilagay nyo rin po yung sa inyo kung ilang taon na po kayo sa abroad na nagtatrabaho. Then, age. Yung edad nyo po, kung ano yung edad nyo sa ngayon. Yun ang ilagay nyo lang dyan. So, ang edad po ni Inday Ko is 40 years old siya. Ngayon, sa salary, yung ibig sabihin po yan, yan po yung monthly salary natin, yung total amount niya. I-ano nyo na lang po sa peso para mas mapapadali po tayo. Okay? Sa peso na lang, i-convert nyo na lang. If nasa Riyadh kayo, i-convert nyo na lang magkano sa peso. Yung total amount niya sa loob ng isang buwan. Ngayon, ganun din po sa annual. Yung isang taon. So, yung 27, i-times nyo siya ng 12. So, lalabas ang annual na total amount is 324,000, right? Yung total amount niya. Then, dahil nga po si Inday Ko, wala pa siyang kaalaman regarding sa financial, hindi pa siya financial illiterate pa siya, kumbaga. Kaya ang nangyayari sa kanya, wala pa po siyang savings. Zero po ang nakalagay sa kanya dito, no? Pero sa inyo, halimbawa sa inyo, mayroon po kayong ipon. Nilagay nyo siya sa alkansya ng baboy. Ipon po yun ang tawag doon. Or let's say sabihin natin bumili kayo nung alkansyahan na ano na kawayan. O nilagay nyo rin po yung tigsasampu doon. Ipon din ang tawag doon. Kung ano magkano po yun, ilagay nyo. Ganun din po yung pinautang nyo na pera tapos ibabalik sa inyo, ipon din po ang tawag doon. Okay? So ilalagay nyo lang siya diyan. Bakit natin ilalagay ang mga bagay na yon? Para po matutuklasan natin kung saan napunta yung pinaghirapan nating pera sa loob ng 8 taon or ilang taon sa inyo na nag-work. Okay? Yan po ang gagawin natin dyan. Ngayon, dito sa space sa may taas ulit sa right side ng papel nyo, nakikita nyo po yung retirement na edad. Ano po ba ang edad na gusto mo na magre-retire ka? Depende yan sa'yo kasi di ba palaging sinasabi natin yung timeline na gusto nyo para ma-achieve nyo yung pera na gusto nyo for your own retirement. Now, di ba sabi ko nga po yung edad ni Inday Ko is 40 siya. So ang gusto ni Inday Ko, sa edad na 60 years old, retired na siya. So meaning, yung years left na natitira sa edad niya sa ngayon is may 20 years pa, right? 20 years pa. Ngayon, paano natin malalaman yun kung hindi natin gagawan ng financial check-up si Inday Ko? So, ang gagawin natin, dito tayo sa gitna ng papel natin. Iko-compute natin yung 27 na monthly salary niya
i-times natin siya ng 12, kaya 324,000 ang total nun sa loob ng isang taon. Diba, no? So, diba, sabi ko po sa inyo kanina, ilang taon na siyang nag-work? 8 taon. Diba, no? I-times nyo yun ulit. Yung 8. Tapos, yung total ng lahat-lahat na yan, naging 2,592,000. Diba, no? Diba? So, ibig sabihin pala, pag nag-work tayo, kung iniipon pala din natin yung pera natin, milyones na, no? Kagaya ko, 20 years na ako na nag-work sa abroad. So, ibig sabihin, malaki na pala kung alam kong ginawa ito. Okay? Yan. So, ngayon, tutuklasin natin. Saan napunta? Ano ang ginawa ni Inday ko sa halagang 2,592,000? Okay, dahil ngayon, malalaman na natin. Dito pala siya. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng tatlong column. So, gagawin mo sa papel mo, maguguhit ka ng tatlong, ano yan, column siya, di ba, no? Ilalagay mo ngayon yung, ito siya, yung, sa needs mo, unahin mong ilagay. Okay? Yan ang una. Tapos sa gitna, yung wants. Tapos yung sa pangatlong column naman, yung loans or yung mga utang na sinasabi. Okay? Yan. Yan po ang gagawin natin. Kasi matutuklasan, exciting talaga to. Kaya nga sabi ko sa inyo from the beginning, dapat sa bawat isa sa atin, hindi tayo nagsisinungaling. Gagawin talaga natin to dahil gusto nating matutunan ng tama kung ano po ang ibig sabihin ng financial check-up. Okay? Ayan. Kasi ang ibig lang sabihin nun, gusto mo talaga na maging wealthy lifestyle ka in soon. Ayan, example. Ayan ha. Yung needs ni Inday ko. Ano-ano ang mga yon? Nagbabayad siya sa kuryente, food, at saka tubig niya. Sa kanila, sa Pilipinas po ito ha. So, ibig sabihin, ayan o, ang binabayaran niya monthly. Kasi monthly po ito. 4,500 pesos. Okay, nakabudget na, no? Then, yung baon at saka pamasahe ng kanyang anak. Kasi si Inday ko, may isa po siyang anak. Okay, yan. So, ganun din. Magkano po yung sa inyo? Ganun din po. Ilagay nyo. Magkano po ang pinapadala nyo sa kanila na pang-allowance? Ayan, 3,000 pesos yung kay Inday ko. Then, dahil nga, nagbabayad ng tuition fee ang kanyang anak, magkano? 3,000 pesos, right? Ayan po siya, oh. And then, dahil gusto niya malusog ang kanyang anak, nagbibigay siya ng pang-allowance niya sa pang-vitamins ng anak niya na nagkakahalaga po ng 500 pesos. Ganon din po sa inyo. Kahit ano po yung ibinibigay niyo para sa anak ninyo na extra, isulat nyo pa rin siya dyan. Okay? Ayan, personal naman niya ngayon. Kasi syempre, hindi naman hahayaan ni Inday ko na syempre sa pang-personal niya, kailangan din niyang bumili ng pangangailangan niya. Diba, no? Ganon din po sa inyo. Kung bumibili po kayo ng mga personal, ano ninyo, yung panggamit sa katawan, pampaganda, mga ganun ba na bagay. Okay? Ayan, sa kay Inday ko, may load at saka internet po siya na binabayaran kada buwan. So, ang bayad nun is 600 pesos. Tapos, yung toiletries naman niya, yung mga tissue, mga ano sa panggamit sa kanyang katawan, 600 pesos po. Then, syempre, di ba day off, nagdi-day off po tayo sa loob ng isang linggo, minsan tayo lumalabas. So, ganun, magkakagastos tayo, di ba, no? Kakain kasi tayo. Gastos, di ba? So, ang total amount kay Inday ko dito is 2,400 naman po ang kanyang pagkain tuwing day off. Okay? Sa loob ng isang buwan na po ito. Okay? And then, transportation. Siyempre, kasi sasakay siya. Okay? 400 pesos naman. And then,
dahil nga po, na-educate na rin si Inday ko, kaya nagkaroon siya ng idea para kumuha ng healthcare protection niya na Kaiser. Okay? Sa 3-in-1. Dahil si Inday ko, ang kinuha niya at saka sa anak na rin niya, kinuhanan na niya yung anak niya kasi. Kaya ang total ng kanilang Kaiser is 5,294. See? Nakita niyo po yung total na yan. So, ang gagawin natin para malaman natin ang total ng needs natin, lahat po pag sama-samahin mo yan, i-plus mo na. Okay? So, ang total amount po niya is 20,294. Okay? Yan yung needs niya. Again, dahil nga sabi ko, column. Sa second column naman po tayo pupunta. Okay? Dito sa gitna, sulat natin yung wants. Ito naman si Luho, no? Kasi hindi nawawala to sa atin. Mas malimit nga, ito pa yung mas marami minsan. Diba, no? Okay, isusulat din natin. Ano yung mga kahiligan natin na bilhin? Lahat yan, ha? Dapat walang kasinungalingan. Kung ikaw, kada buwan, ginagastos mo, bumibili ka, ililista mo dapat yan. Kahit konting halaga yan. Sabihin mo lang, 5 pesos lang naman eh. Hindi ko na isusulat. Sa palagay mo, tamang financial check-up yon, di ba? Hindi. Susulat mo pa rin. Kahit piso yan. Kasi nakaltas yan doon sa pinaghirapan mo. Di ba? Yan. Kay Inday ko, ang kanyang ano food trip is yung, alam nyo po yung tina, may pearl siya. Yung dito kasi, ang tawag doon is Chanchun Laicha. Yan ang inaano nila dito. Sa atin, kahit sa Pilipinas, yun na po yung uso ngayon. Yung may black pearl, yung glutinous rice na yon na naka-ano siya, tapos hinaluan ng, ano, yung lamig-lamig. Sarap po kasi yun eh. Kaya yun po ang kanyang nakagawian. Okay? Na pinagkakagastusan. So, sa loob ng isang buwan, ang nagastos ni Inday ko, sa milk tea lang yon is 1,200 pesos. Ayan. Kaano po ang ibig sabihin ng TGIS? Di ba yan po yung kalimitan to thanks God, it's Sunday. Thanks God, it's Saturday. Sa inyo naman, kung ano yung day off nyo, edi yun din ang sabihin nyo, thanks God, it's Thursday, it's our holiday. Di ba no? So, anong ginagawa malimit ng isang tao na nag-day-day off? Di ba, mag-enjoy siya? Magpaka-ano sa labas? Yung gagawin niya lahat para lang mapasaya niya ang sarili niya. Siyempre, di ba, no? So, ang gagawin natin, magbabarkada. Ngayon, dahil magkakabarkada tayo, magkakayayaan. Ayan, minsan yung iba pumupunta ng bar. Video okay. Yung iba naman, nagiinuman. Yung iba, nagyoyose. Di ba, no? Totoo yun. Dahil malimit, ganun tayo, di ba? Kapag holiday natin, hindi natin naiiwasan yan. Ngayon, imposible po na hindi tayo gagastos dyan. Di ba, no? Makakagastos ka. Magkano po ang gagastos mo dyan? Isulat mo dito. Aminin mo, magkano po ang naiko-contribute mo. Ano ang ibig sabihin po nitong sapman-sapman? Dito po kasi ang sapman-sapman na sinasabi is yung $10 or 10 pesos sabihin natin, example niyan. Yan yung 20-20 sa atin, di ba no? Iba-ibang klase, ganon sa Pilipinas. Eh sa inyo hindi ko po alam sa Riyadh, sa Saudi hindi ko po alam kung ano yung tinatawag nyong sapman-sapman diyan, yung 20-20 lang, oh, di ba? Ngayon ang tanong, kahit sinabing sapman-sapman yan, kung malimit ka sa tuwing holiday mo, bumibili ka ng sapman-sapman, hindi ba gastos din yon? Hindi ba pera din yon na nagagamit, di ba, na nagagastos? So, isusulat mo rin, okay? Kung ilang sapman yan na bili mo. Now, dahil nga, di ba, sa magkakaibigan, ang hilig na sabihin sa atin, wow, punta tayo doon sa shopping mall, may sale! Diba no? May sale. Sale ko no. Kasi nga, diba dito sa Hong Kong, malimit ang sale na nakalagay. Doon pa lang sa pintuan or sa
shopping mall, mayroon ng malaking doon na nakasulat 40% sale or 50% sale. Eh, every week, ganun ang sinasabi. Eh, kung every week lumalabas ka, bumibili ka ng sale, ano na nangyari sa'yo? O, diba? Yan, isulat mo rin yan. Kasi, isang bagay din yan na nakakapaggastos ka. Now, dito kasi kantsawan. Dahil lalong-lalo sa ngayon, masarap kumain. Ang taba mo na. O, diba? Tapos, yung maitim, pinipilit niya ang sarili niya na magpaputi. Diba, no? Ano, may paninda ako, bumili ka, puputi ka talaga, ganito-ganito yan. O, diba, no? Ganun ang sasabihin sa'yo. Yung isa naman, sasabihin niya, uy, ang laki-laki na ng bilbil mo, magpapayat ka naman, oh. May binibenta ako, slimming tea, slimming coffee, whatever, ano pa yan. Ang tanong, gastos yun, diba? Sulat mo yun. Sulat mo yun dito. Magkano ba ang binili mong sabon na pampapayat na yun, pampaputi na yun, okay? Kahit ang itim mo na kasi morena ka na nga, eh gusto mo pa rin piliting maging maputi. O di mag-bleach ka na lang, di ba no? Joke lang. And then online orders. Wow, dyan tayo magaling sa online orders. Kasi nakita natin ang nandoon sa Facebook, ang ganda ng offer, ang ganda din ng kanyang yari. Pagkakuha mo ng produktong yon, lalong-lalo na yung damit, right? Minsan yung bagay na yan, akala mo, kasize mo, eh ikaw extra large na, in order mo kasi feeling mo fit ka, feeling mo sexy ka, in order mo, large lang kasi sa tingin mo, okay naman siya, oh, kasya naman sa akin, o oh, diba? So ang nangyari sa'yo ngayon, ano, nasayang lang yung binili mo sa order lines online na yan, diba? Yan tayo, suluho ang tawag po dyan, okay? Isulat nyo, magkano po ba ang nagastos mo doon? Ganun din, minsan kasi sa mga sapatos, accessories, lahat kasi yan, natetemptation tayo, lalong-lalo sa ngayon. Madali tayong matemptation, lalo na, oh, may labas na bago ngayon si, ano, sneakers, o ano ba yun, ano ba tawag doon? Yung Adidas, o diba? Yan, yan yun tayo kasi. Yung mga accessories naman. Uy, ang ganda ng dangling na yun. Ang puso siya ngayon. Dapat makakuha din ako. O yung ibang hikaw, magkakaiba na, hindi na sila pare-parehas. Kasi gusto mo lang siyang makiuso ka, makibagay ka. Hindi mo naalala na yung pala ay luho lang. Eh kung kada linggo na holiday mo, nakakabili ka, paano po ang buhay mo? Di ba no? Gadgets, ganun din. Ang kaibigan mo naka-iPhone, ikaw naka-Samsung lang. Ngayon sabi niya, ay ang ganda ng iPhone kasi maganda ang mukha mo pag nag-picture ka. Mayroon siyang face app. Oh, eh di ba wow, ikaw din, kailangan maging iPhone din. Wala kang ipon, may iPhone ka. So, di ba? So ang gagawin mo, bibili ka ulit. Oh, di ba no? Gagawin mo yan kasi gusto mo. Yun ang nais mo. Ngayon ang tanong, tama po ba yun? Ayan, sulat mo din dyan. March 6, ano po ba yan? Dito sa Hong Kong, ang tawag po sa loto, March 6, eh tataya ka. Kasi gusto mo, sabi mo, Lord, manalo sana ako sa March 6, sa loto, para magkaroon po ako ng pambili ng iPhone ko, di ba, no? Eh ngayon, gagawin mo yan, para lang manalo ka ng manalo. Kahit anong panalangin mo, kung hindi pa turning ng luck mo, paano po yon? Ang mangyayari lang dyan, kada linggo, bumibili ka ng March 6, magkano ang March 6 or loto na sinasabi? Diba 20 pesos? O dito rin, $10. Eh kung every week, bumibili ka ng ganyan, magkano na po sa total amount nun? Isulat mo dyan. Okay? Yan yun, isulat mo. And then, mag-a-additional ka ng load na card. Bakit? Kasi yung asawa mo, hindi ka sinagot sa tawag mo. O ngayon, yung instead na allowance mo lang na doon sa kanina na para sa card mo, may another extra ka kasi gusto mong manggalaiti sa asawa mo, e aawayin mo lang, gagastos ka lang ng another additional na load. Aawayin mo lang, walang ending. Sasabihin mo, ganito-ganito, nakakadihirap na ako, ganyan-ganyan. Hindi mo alam, nakakagastos ka na pala ng extra. Okay? Ngayon,
may katuturan ba yung galit mo? Yun ang tanong ko sa'yo. Diba? Kung in-educate mo na lang para matuto rin siya paano gawin ang tamang pang-financial, diba? Nakaalaman. Ganun po dapat. O, ganun din dito. Lagay po natin yung price niya. Dito rin, sa kain sa buffet. Diba? Ang hilig-hilig natin, mga magkakaibigan. O friend, bukas, holiday natin. Ayan, kasi bukas dito, holiday ng Hong Kong. Okay? So lalabas tayo, o bukas, doon tayo sa ano, sa buffet. Ang ganda doon. Yung talagang unlimited ang food. Maraming mga pagpipilian. Yung gustong-gusto mo, yung paborito mo, eh magkano po yun? Magkano ang per person na buffet? 180 Hong Kong dollars or 190? Sulat mo. O, di ba? Susulat mo dyan. Kasi gusto mo, minsan lang naman eh, sa loob ng isang buwan. O, di ba? Minsan nga lang. Totoo yun. Tama yun. Pero sandali, kung minsan, kada buwan, ginagawa mo, eh, di ba, gastos na rin po yun. Di ba, no? So, dapat, aalamin natin ano po yung talagang dapat natin gagawin. Kaya, dito kay IMG talaga, tuturuan ka at i-guide ka paano ka magkaroon ng step-by-step na hindi naman natin minsan ang iwawala ang mga bagay nito. But bagkos, iba-budget mo siya nang naaayon sa income mo. Kasi yung iba, lubog na sa utang eh. Diba, no? Ayan, dito rin, sa pasyal. Diba, ang hilig-hilig natin, eh magpapamasahe ka dyan. Diba, lalo-lalo na kung malayo yung papasyalan nyo. Ganon din. Diba, ang hilig ng mga Pinoy or mga Pilipina na sumali sa mga pageant, na instead na kahit talagang walang-wala na, kahit hindi na siya pwedeng maging model, feeling pa rin. Oh, ngayon, ang tanong ko sa'yo, sinabi sa'yo, pwede ka doon kasi ano lang naman yun eh, magbibenta ka lang ng ticket. O, diba? So, ikaw din, nainganyo ka kasi syempre sinabi sa'yo na magbibenta lang ng ticket kasi gagawin mo rin yun. O, so, ngayon, ang tanong, kung yung ticket na yun, hindi mo na ibenta lahat, anong mangyayari sa'yo ngayon? Diba yung natitirang ticket na yun, ikaw na ang bibili para manalo ka? Diba, no? Ganon. O di gastos din ang ibig sabihin noon. Okay? Gastos din po yun. So yan, dito rin sa sayaw, ganun din. Sinabi nila sa iyo, uy, may free sayaw tayo. O yung uniform, hindi ka ba bibili? Bibili kayo, di ba? O, paano na? E di gastos din yun. O, ilalagay mo din dito. So dapat iniisip natin ito. Actually, lahat ng mga bagay na ito dapat nating tututunan. Ayan, dito rin sa salon. Diba? Yung iba, magpa-pedicure, manicure. Yung iba nga, magpapariban pa. Yung kulot, magpapaunat. Yung unat, magpapakulot. O, di gastos yun. Ayan, ganyan po kasi. Yan yung sinasabi sa atin na kapag hindi pala tayo nag-financial check-up, hindi natin namamalayan na yung pera palang pinaghihirapan natin, napupunta lang pala siya sa wala. Okay? Ayan. So, yan din. Another sa malimit sa atin ng mga OFW. Yung pagpapadala ng balikbayan box na sinasabi po. Okay? Ayan. Saglit po. May chat kasi. Ano ba? Okay. Ayan. Tutulog na raw para walang gastos. Tama. Okay po. Ayan, nakita nyo po yung balikbayang box na to. Diba tayo kasi, mga Pinoy, ganito yan. Ang Pilipino mindset, kasi ako na-find out ko rin to eh. Galing ng Pilipinas yung Natasha, pinupunta niya dito sa Hong Kong. Binili niya dito, pinadala sa Pilipinas. Eh ano yun? Diba? May Natasha naman. May chocolate din naman sa Pilipinas. May dilata rin sa Pilipinas. May noodles din sa Pilipinas. Pero ang ginawa mo, nagpa-box ka. Magkano po ba ang box? Yun ang tanong. Box lang, wala pang laman. Magkano po ang bayad doon? Diba, no? 1,000. Yung pinadala mo, wala bang 1,000 yun? Diba, 1,000? O magkano ba ang sahod mo sa loob ng isang buwan? 27,000. Nagkagastos ka ng pinadala mong box. Umabot ka ng mahigit 2,000. Sa palagay mo, hindi ka kaya mababaon sa utang? Yan po. Diyan natin dapat inaano ang ating sarili. Kasi ganyan tayo.
yung nandito, nasa Pilipinas na, kung pinadala mo na food allowance, o, ang sabi mo, hindi kasi nila binibili yung food allowance. Hindi mo po kasi sila pinaano, yung kumbaga kasi, tayo dapat, i-educate din natin sila slowly para matuto din po sila paano po ang tamang pag-iipon. Okay? Yan po. Then next, yung total na niya. Okay? Magkano yung total ng kanyang need, ay, ng kanyang wants kay, ano, kay Inday ko? Diba? 1,200, no? Yan. Yan ang kanyang total amount. And then, yung ano naman niya sa third column. Ayan. Dito na tayo magkakatuklasan. Masakit minsan to umamin kasi utang. Ang ibang tao takot kapag malalaman ng kanyang utang kasi nakakaliit yan. Alam niyo po? Yung minsan, di ba, pag may utang sa'yo ang tao, lumiliit siya. Yung instead na matangkad sa'yo, yung 5-6, naging 5 na lang. Bakit? Lumuyoko eh. Takot eh. Di ba, no? Dahil makikita mo, sisingilin mo siya. O, di ba, no? Yan. Dito yan, susulat natin. Kung halimbawa, magkano po yung bank loans na inutang mo, yung interest lang po ito per month. See? 7,500. Laki, no? Tapos, yung sa kaibigan nyo, umutang siya ng 10,000 pesos. Another ulit na nagpa 10% yung kaibigan niya. Ang binabayaran niya, 1,200. So, every month niya yan. Yung gadgets, sabi ko nga sa inyo, mayroon na siyang isa, bibili pa. Kasi gusto niya, dalawang hawak niya. Kumbaga, gusto niya kasi palagi, comfortable siya. Kung sino yung tinawagan sa kabila, ganun din sa kabila, sino rin yung iba, di ba, no? Para ma-check niya. Magkano po ang kanyang utang? Kayo isulat niyo rin po kung ano po yung mga utang na kinuhanan niyo, isulat niyo siya. Bombay or Hulugan or ano ba 5-6 whatever, ilagay niyo po diyan. Tapos yung kada buwan na bayarin niyo rin po sa sasakyan, sa bahay, isulat niyo po. Huwag po kayong ano kasi doon natin matutuklasan saan napunta ang pera natin. Ayan o, tignan nyo sa utang pa lang. Magkano na? 20,500. Right? Ang laki. 20,500. Mantakin mo. Mantakin mo magkano yan. So, tignan natin. Tutuklasin natin sa baba ng papel ninyo. Yung may space po kayo. Ano ang gagawin natin sa space na yon? Itototal natin si needs, si wants, at saka si loans. Pagsasamahin natin silang tatlo. Magkano ang total niya lahat? Yung kanyang needs is 20,292. Yung kanyang wants is 1,200. Yung kanyang loans ay 20,500. Magkano po ang total? 41,994. See? Come on! Sa 1 month salary ni Inday ko, 27,000. Di ba lubog na lubog siya sa utang? Negative 14,994 ang kanyang kakulangan. So nakita nyo, utang ang nangyari sa kanya. Saan napunta yan? Ano at paano at bakit? Eto tayo ngayon. Kaya po nandito tayo na financial educator para maigaguide natin si Inday ko. Anong gagawin natin kay Inday ko? Kung ikaw ay financial educator, isasuggest mo kay Inday ko, kasi negative po siya, sasabihan mo siya, Inday ko, unahin mo na bayaran ang utang mo na may malaking interest. Sabihin mo sa kanya yon, tapusin niya muna. Okay? So, ang gagawin ni Inday ko, yung wants niya na gustong-gusto niya mag-ano ng food trip na yan or mga luho niya, mga padala niya, mga door-to-door niya, yung mga bagay na yan, i-deduct niya. Para yung total ng wants niya mapupunta sa pagbayad muna ng utang. After na makabayad na siya sa utang, di ba magkakaroon na siya ng kagaanan sa kanyang sarili, di ba, no? Kahit papano. So, meaning, maa-adjust talaga pala sa pamamagitan kung i-guide ka ng friend mo or ng financial educator. Kasi sasabihan ka, friend, unahin mo munang bayaran yung utang mo na may malaking halaga siya. After nun, mayroon akong isasuggest sa'yo. Sa paanong paraan, gagawin mo ngayon si ING. Eto na tayo. Yan yung next.
yan yung blueprint na sinasabi. Malalaman natin, sasabihan mo sa kanya, ano yung mga responsibility. Dapat alam mo yung X-curve ng buhay mo. Diba, ano, narinig nyo na po ito kanina. So, bali, hahapyawan ko na lang po ito, okay? Para mapunta po tayo doon kay X-curve. Ang ibig lang pong sabihin nito, dapat yung responsibility natin na permanent, aalamin natin talaga na paano siya mapababa, maano siya ma-adjust pababa. Anong gagawin mo lang? Dapat magsimula ka po na mag-ipon kada buwan. Gagawin mo yan. Mamaya, ituturo ko po sa inyo paano po yung tamang pag-iipon na sinasabi na kada buwan. Mangyayari po lamang yan kung alam mo ang ibig sabihin ng X-curve na to. Susundan nyo po yan sa tamang paraan. Okay? Ngayon, ang gagawin mo is kada buwan mag-iipon ka ng 20% ng income mo. Okay? And then, at least makakamit mo ang ano ng buhay natin. Sabi nga po dito, dalawa lang ang mangyayari. What if you die too soon and what if you live too long? Dapat may replacement palagi yan. So sa paanong paraan, kumuha ka po ng life insurance para sa family mo, para sa sarili mo. Kahit pa paano, yan po ang magpro-provide kasi instant money yun. Pag nag-die too soon ka, replacement ng income mo kada buwan yan. Okay? If libtulong ka naman po, ang mangyayari, yan yung replacement sa sarili mo. Kasi wala ka ng kakayahang magtrabaho, mag-work. Kung kumuha ka ng long-term care at saka nag-investment ka kada buwan, ang mangyayari, may mag-aalaga talaga sa'yo in your older you. Right? So, ang ibig lang sabihin po niyan is, mayroon ka po dapat na tamang building blocks. Yung foundation mo, very strong siya. Okay, yan. Kaya ko lang po hinapyawan yan para kasi kanina napakinggan na rin po natin yan. Dito na po tayo sa blueprint na sinasabi. Ang gagawin ko lang po dito is ipapaliwanag ko po sa inyo paano po yung suggestion ko kay Inday ko. Dapat masusundan ni Inday ko na para magkaroon po siya ng magandang pamumuhay soon, magiging wealthy lifestyle siya at living on interest siya kung susundan niya ang sasabihin natin sa kanya as a financial educator. Okay, ang ibig kasing sabihin ng financial blueprint, dito mo po ulit malalaman kung paano po nag-grow ang pera mo. Okay, ayan. So dito, ang ibig sabihin po dito ha, tignan nyo maigi, sundan nyo lang. Madali lang po siyang sundan kung tutusin. Ang gagawin ulit natin, ang pangalan naman po niya is si Ikaw To. Si Ikaw To ha, pero kung i-connect nyo na po si Inday ko at si Ikaw To. Okay? Kumbaga, iisa rin po yan. Si Ikaw To naman ngayon. Okay, ngayon, eto na. Ang gagawin natin, tutuklasin din natin magkano yung monthly income niya. Si Ikaw To, ang kanyang monthly income ay 25,000 naman. Magkano po ang 25,000 times 12? Diba, annual niya is 300,000 po pesos, right? Ngayon, ang gagawin mo, aalamin mo dito sa baba. Ano po itong baba? Ito yung retirement target na sinasabi. Yan yung palagi kong sinasabi sa X-curve. Dapat magkaroon tayo ng God timeline sa ating sarili. So, example, at your age, kung ano yung edad mo, dito, kay Ikaw To, si Ikaw To, is 35 years old siya. Nakita niyo po? Ayan. Si Ikaw To, ang kanyang edad is 35 years old. Ang target niya na retirement ay 55 years old. So, ibig sabihin, 20 years. Right? 20 years. So, ganun din kay Inday ko kanina, di ba? No? 20 years din ang kanyang left. So, ang gagawin mo, magkano po ba ang 20% ng monthly income mo? Kaya 'di ba dapat sabi ko nga po, 'yun ang kada buwan iipunin mo. So sa 25,000 ang kanyang 20% ay 5,000, right? I-calculate nyo. Ganon ang mangyayari. Okay, 'yan yung babayaran mo kada buwan na isi-save mo, iipunin mo. Ito po siya, monthly income ang gagawin mo diyan. So gagawa tayo ng graph ngayon. Sundan nyo po ito. Kagaya niyan. Okay, no savings muna tayo. Nakita nyo po dito, no savings. Kasi nga, magsisimula tayo.
sa edad na 35, I mean, kay si ikaw to. Ngayon, dahil nga financial, ano na tayo, natuto, kukuha tayo ng healthcare Kaiser. Yun po ang uunahin talaga natin. Dahil sabi nga po, proteksyonan mo ang sarili mo. Unahin mo siya. So kukuha ka po. Diba? Ang pagbayad po ng healthcare Kaiser, kung K-45 po ang kinuha mo, kasi dito K-45 yan, no? So ibig sabihin, ang monthly mo, 2,647 ang monthly natin, right? Diba, no? Agree kayo dyan? So gagawin nyo yan ng 7 years. Kada buwan, mag-iipon ka within 7 years. Magkano po ang total niyan sa loob ng 7 taon? 524,766, right? Kung K-45 ang kinuha mo. Diba, no? Nakuha po natin. Next is, bakit po may 13 years left? Diba, sabi ko nga po sa inyo, 7 years to pay lang si Kaiser. Pero ang gusto mong taon na maging retirement ka, 20 years, right? So, ibig sabihin, may natitira pa na 13 years. So, anong gagawin mo? Tapos ka na nagbayad ng 2,647 ng 7 taon. Diba sa susunod na ano taon, mayroon ka pang kada buwan na 2,647 na remaining? Ituloy mo yon. So, anong gagawin mo ngayon? Gagawa ka ng paraan na ilalagay mo yon sa mutual fund naman. Tuloy-tuloy lang. Hindi ibig sabihin na 7 taon ka nang nagbayad, tama na. Diba, no? Ang gagawin mo, para magkaroon ka at ma-achieve mo yung pangarap mong retirement sa buhay mo, itutuloy mo siya doon sa pang 8 years, right? Gagawin mo, pero ilalagay mo na lang siya sa mutual fund ngayon. Yan yung level 2 na tinatawag, kaya nga level 2 siya. Iko-continuous mo yung 2,647. Magkano po in 13 years? 995,089 ang total niya sa loob ng 13 taon. Yung 2,647 na yan. Okay? Then, next. Dahil nga, di ba, yung sabi nga po, di ba, hindi may natitira pa sa ating ano, K-45 na remaining na 2,353. Bakit? Hindi kayo nagtaka? Kasi di ba sabi ko po palagi sa inyo, yung 20% of your income, iniipon dapat natin yon. Magkano ba ang 20%? Di ba 5,000? Eh 2,647 lang po ang kinuha mo na plano. O di may 2,353 pa dapat. So ginawa mo na yon, nag-mutual fund ka. Ilagay mo ulit dito sa mutual fund. In 20 years naman. Para magkaroon ng ano, mas magandang work ito para magkaroon ka ng successful na ma-achieve mo yung nais mo talaga na makuha sa retirement age mo. Ayan. So ang total amount ng 2,353 within 20 years ay 2,350,955 naman siya. Pag sasama-samahin mo yan para makikita mo ang total amount ng investment mo sa loob ng 20 years, 3.8 million mayroon ka kung ginawa mo lang itong 5,000 na to na iniipon kada buwan. Alam nyo po yon? Totoo yan. Yan po ang total amount ng pera nyo kung alam nyo lang talaga saan siya ilalagay. So may suggestion naman dito at si IMG na ilalagay natin sa mutual fund, level 2. O diba? Ganun din ang mangyayari. So malalaman mo kasi sa paanong paraan na makakamit mo ang 3 million na to times 10 of your annual salary. Diba? Laging sinasabi sa 10-20 rule. Naalala nyo po yon? Protected ang isang family kung mayroon siyang 2.4 million, right? Diba, no? So, 10 times yon ng salary natin, 3 million magkakaroon ka sa loob ng 10 years. So, dapat ikaw, alam na natin paano po maiano ang ating sarili. Ganun lang pala, kada buwan mag-iipon tayo ng 5,000, 20% of our income. Ayan o, sa red, alam nyo po yung box dito.
Sabi niya, 3.8 times 10. Saan po nanggaling yung 10 na yan? Yan yung 10 times, yan yung 10 years na sinasabi. Yan yung annual po natin. Para makita natin magkano po pala ang kada buwan dapat mayroon tayo kung nakakaparoon tayo ng tamang financial education. Ayan o, 380,000, divide mo siya ng 12, mayroon ka ng 31,000 pala. Diba no? So, ibig sabihin, magiging living on interest ang isang tao kung alam pala natin paano siya gagawin. Diba? So, ganun lang. Ganun ang gagawin mo. Hindi ibig sabihin na 7 taon lang siya, mag-i-stop ka na. Kung continuous mo pa rin po yun, na mag-gawa ka ng money work for you. Yun po yung sinasabi dyan. Ngayon, in other way, na gagawin mo, kung ginawa mo po ang business side ni IMG, okay? Kung ginawa mo po yun, may earn income ka na ibibigay niya sa'yo. So, yung additional income na aside from your salary, di ba ito, pag ginawa mo ang doing business, nag-i-increase ka ng cash flow mo. Kung may kinikita ka, i-times mo lang po yun. Alam niyo kung paano gagawin? Yung kinikita mong yun, iipunin mo siya, ilagay mo lang po sa 12% of income na sinasabi. Dahil mayroon po yan, di ba? Sinabi ko po sa inyo, yung rules of 72 naman, how money works. Pwede yun. Kung gagawin talaga natin at gagawa tayo ng paraan, paano siya gagawin? Andito na, si IMG. Eto na siya. Kung ginawa mo siya, magkakaroon ka talaga ng increased cash flow. Yung baon ka sa utang, makakawala ka talaga sa utang. Bakit? Ang tinuturo ni IMG kasi, uunahin mong bayaran mo yung utang mo and then slowly saver ka. Okay? Ganun ang gagawin mo. Ngayon, kung hindi mo isasabay ang pag-iipon na to, talagang wala kang mapupuntahan. Talagang hindi ka magiging wealthy lifestyle. Diba, no? Yan. May other ano po tayo. Pag-aanuhan ko lang. Kasi yon monthly ang bayad. Pero pag yearly po ang bayarin natin sa ating Kaiser, makakatipid tayo ng 2 buwan. Diba? Diba dyan tayo, yan ang gusto natin, yung makatipid tayo, no? So, ganun lang din yon yung kanina. Kaya lang, ang kaibahan, yearly naman dito. Kaya tignan nyo yung difference. Ang total ng amount din po na yan, ng kanyang contract price is 500,024,766 din po. But then, ang kainaman sa yearly, magkakakaltas ka ng 2 buwan. Instead na 12 months ka magbabayad, 10 buwan lang ang babayaran mo na total niya. Okay? So yan. Yan lang po yung difference. Ganun pa rin. So makikita nyo po yung difference niya. Kasi if the total amount of yearly ng ano is magiging 26,470 lang, di ba no? So yung remaining niya sa K45 may 2,795. Kung inuipon mo yan ng 20 years, may 2,706 ka. 636, right? So again, ganun ulit. Paulit-ulit lang po ito. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Yung yearly na binayad mo, na instead na 2,647 ang monthly mo, hindi na. Ang ano mo dito is divide 12 mo siya, magiging 2,206 siya. 2,205, I mean. So ang total niya is 830,648, right? Nakakasunod po ba? Kaya naging 4 million po yan. Kasi nakatipid ka. Yun po ang ibig sabihin. Ganun pa rin. Yun lang, huwag nyo lang ilito po yung sarili nyo. Ang total amount kasi ng 10 times ng 3,000 na ito, kung i-times natin ng 10 years, yung total amount ng 4,662,060 is times 10 mo siya, ang ano po niya is 406, i-divide mo ng 12, ito na po yung tatanggapin nyo kada buwan. Diba masarap na ang buhay mo, replacement of your income, kung ginawa mo talaga ang tamang pag-iipon kada buwan. Nakikita nyo po yung 33,850 na yan. Yan po ang ibig sabihin, kung ginawa mo po ang tatlong ito, kada buwan na nag-ipon ka, ito yung total amount niya na 4 million, replacement of your income. Di ba magkano lang yung income ni si ako?
'di ba 25,000? Pero kapag ikaw ay marunong sa financial literacy education, mas malaki pala. Kasi tignan mo, 33,850 replacement ng kanyang income. So meaning living on interest ka kung gagawin mo 'yan. Ano ba naman ang magsakripisyo ka ng 20 years para lang makapag-ipon ka kada buwan ng 5,000 pesos? Kung gagawin mo 'yan, mayroon ka ng 4 million sa buhay mo. Kung gagawin mo at susundan mo ang blueprint na 'to. Okay? Ganun lang. Ganun lamang po tayo at ganun lang ka-easy. Kung susundan lang. Ayan, thank you so much. And God bless to everyone. Kung may tanong po tayo, please unmute yourself. Wait lang.